mga ka-K-Guys, it's me again, Carlo. Welcome back to my channel. For today's vlog, ay mag-Shopee haul vlog tayo. So, excited na ba kayo? Siyempre, ako rin excited na. Makikita niyo na yung mga naipon ko ngayong ECQ, yung quarantine. Ang dami kong naipon. Ang naipon ko ay plastic ng Shopee. Akala ko makakatipid ako dahil hindi ako nakakalabas, pero mas magastos pala pag nasa bahay, no? Magastos kasi, yan, natitempt kang mag-online shop. Nabudol na naman ako ng Shopee. Budol is real, no? Shopee, ano na. Sorry alay mga kakikais dahil maingay na naman because naka-electric pa lang ulit tayo. Yung mga items na ipapakita ko sa inyo is random. Meron pang kusina, may mga pang gadgets, may pang... yan, pang vlogging. So, iba-iba siya, guys. Before nyo, i-receive yung mga orders nyo through online. Dahil nga, deliver. Deliver lang yan ng mga rider. I-disinfect nyo siya para mas safe. Try to disinfect lahat po ng mga plastic. So, lahat ng plastic na hahawakan ko ngayon is na-disinfect po siya. So, before we start this vlog, don't forget to like and subscribe sa aking channel. And click the bell button below para updated ka sa aking mga future vlogs. So mga kakikis, let's start this Shopee haul video! Ang first item ay nabili ko sa newincity.ph sa Shopee. So ilalagay ko dyan sa baba. At ito siya, yung tapes 3. Ngayon ay ginamit ko na siya for my background. At yung tela niya is yung parang tela sa flag, madulas. So, ganun yung tela niya. Malaki to. Ang size nito is M ata or large. So, ito ay 352 pesos yung real price niya. Pero nabili ko lang siya ng 246 pesos. Kasama na doon yung shipping fee. Next item is itong Tapes 3 Hanging Bedroom Wall. So, napakalaki nito. Parang ganito rin siya. But ito naman is large size. At ito ay sobrang laki. Nakita niya yung vlog ko nung sa may earrings collection. Ito yung ginamit kong background for that. At ang style nito is dream catcher. Dahil may ligaw sa dream catcher. Sakto-sakto to sa malaki yung bed. At kung gusto nyo lang ng for wall nyo or sa sala, yan, pwede siya. So, hindi ko na siya mabukas dahil nga sobrang haba. Ilang tupi yan. Napakaganda nito. So, ito naman tapes 3 na to is nabili ko ng 488 pesos. At ang real price niya is 868 pesos. So, nakatipid ako ng mga 300 plus something. So, yan. At mas iba yung tela nito compared dito. Ito kasi modulas. Ito naman, para siyang cotton. Tela talaga na parang sa damit. Ganun yung tela niya. So, ipapakita ko na lang dyan kung ano yung pinaka-style niya at pinaka-design niya pag nahang niya na siya sa wall. Ito na yung pinaka-actual na itsura niya pag nakalatag siya. At tapestry po siya, hindi po tapestry. Sorry, mali po ako ng pagkakabigkas. Next item is itong Shiny Laser Fabric Background. So, ito siya, dalawang color. At nabili ko naman siya sa jumaouch.ph. So, lalagay ko na lang din dyan yung pinaka-shop na nabilan ko. Kung nakita niyo yung last vlog ko, nagamit ko na yung pink. Pinang-photoshoot ko to ng mga items na binibenta ko sa Shopee at sa Facebook. So, ganito ang style niya. Shiny. Yan. So, ganyan yung style niya. Ito naman, guys, yung pink. Yan, ganyan siya. Shining, shimmering, splendid. Ang ganda niya, guys. Pero, akala ko nung una, mahaba siya. Akala ko kasi yung one yard, mahaba, no? May kilang pala. Ganyan lang siya. Kaya, bumili ako ng tag-dalawa. So, mayroon ako nitong two-yard. Pinakita ko lang sa inyo yung tag-one-yard. Totoo ang price nito, guys, is 434 pesos. Nabili ko lang siya for only 130 pesos. So, itong dalawa is 260. Tapos, free shipping ko siya nabili. Ang next item naman is gamit sa kusina. So, nabili ko to sa Lexan 91. At ito ay pamunas ng kamay. So, yan. Iba-ibang kulay. Tagdadalawang color yung binili ko. So, ito yung blue. Ito yung pink. At ito naman ay orange. So, ito yung nabili ko ng 15 pesos each. Pero ang
totoong price niya is 30 pesos. So, ang total nito ay 130 kasama na yung shipping fee. So, yan. Napakamura kasi hindi ako makalabas sa mall para bumili ng mga gamit sa bahay. Kaya, nagtingin-tingin na lang ako sa Shopee. Worth it din yung nabili ko dahil 15 pesos lang to. Napakamura niya na for that price. Itong next item na ipapakita ko sa inyo is nabili ko sa greatfortunate.ph. So, ito ay gamit pa rin sa kusina. Wait, isa-isayin ko na para sa inyo. Itong first one is multifunctional refrigerator mat. Para pag nagtulo-tulo yung mga soft drinks or mga sarsa ng pagkain, yung tatanggalin mo na lang siya para punasa. Binili ko yung tatlo at ang real price nito is 66 pesos. Pero nabili ko siya ng 39 each. So, ayan siya, guys. Next item naman is itong portable kitchen trash bag holder. Kaya siya may ganyan kasi ilalagay mo siya sa aparador nung sa baba ng babo nyo. Yan, ganyan siya. Tapos lalagyan siya ng plastic. Tapos yung pinakahawakan ng plastic, dito na siya ilalagay. So, ipapakita ko na lang din dyan kung ano yung itsura niya. So, yan, bumili ako ng dalawa. Ang real price nito is 58 pesos, pero nabili ko lang siya ng 29 pesos. At plastic siya, guys. So, di ko alam kung tatagal ba ito o hindi. Nabunan lang naman ako ng Shopee. Ito na yung last item. At ito naman ay towel rack hanging organizer. Dito naman, ilalagay mo yung pamunas ng kamay nyo. So, dito mo ilalagay yung pinaka towel para pamunas ng kamay. Bumili ako ng 4 na piraso. Ang reverse nito, guys, is 56 pesos. Pero nabili siya ng 26 pesos. So, guys, ang next item naman ay nabili ko sa rhenghuangstore.ph. So, ito ay lalagyan na ng AirPods. Sale niya is ganito, no? So, one piece na lalagyan na ng AirPods. Ito si Chopper, and si Luffy. So, ito sa asawa ko, ito yung sa akin. And, ganyan siya. Napaka-cute. Maganda siya, guys, pero medyo mahirap lang tanggalin yung AirPods. Yung lalagyanan, dikit na dikit siya, kaya ang hirap niya ding tanggalin. Pero maganda siya at napaka-cute niya. Mukha naman siyang matibay. Ang real price nito is 280 each. Pero nabili ko lang siya for only 154 pesos. So, sale ko siya nabili. And I'm so happy dahil favorite ko tong character na to, si Chopper. Nahanap ko talaga siya dahil favorite ko talaga yung One Piece. Ito namang next item na ipapakita ko sa inyo is nabili ko sa honey.ph. Ito naman ay mga iPhone case, screen protector. So, titignan ko na. Libre siyang plastic. Siguro plastic na yung case. At yan, tignan natin dahil ang dami nito, guys. So, yan, bumili ako ng lalagyanan ng iPhone. So, ito yung pang iPhone 11 Pro Max. Ito naman yung pang iPhone 7 Plus. Pang iPhone X at pang iPhone 8 Plus. So, ang real price ng mga lalagyan na ito is 184 pesos. Pero nabili ko lang siya for only 75 pesos. Pakita ko sa inyo yung pinaka-style niya. So, ganyan siya, guys. Silicone type. Mas prefer ko yung silicone case kasi pag silicone, hindi magbabakbak yung gilid ng phone ko. Kaya, ganito yung mga binibili kong iPhone case, mga keys ko. At saka, gusto ko lang din yung mga simple lalagyanan. So, yun siya. Next is itong pang protector sa iPhone 11 Pro ko na camera. So, ito siya. Anti-fall back camera solid lens. At nabili ko lang to for only 35 pesos. Pero ang real price nito is 75 pesos. Ito naman yung last item para sa store na to. Ito naman ay nakaganyan dahil kailangan niya maprotektahan. Ito ay screen protector ng mga cellphone namin. Nakaganyan siya. Magkakasama lang siya ng nabili. Wala siyang box. So, ito na yung pinaka-box niya. So, hindi naman siya nabasag. So, yan siya. Mga pang iPhone screen protectors. Yung mga cellphone kasi namin dito, hulugin. Yan, hindi kami masyadong nag-iingat na pa-clumsy namin sa cellphone. Kaya kailangan meron kaming spare ng mga screen protectors. So, bumili ako ng madami. Binili ko ay tagda-dalawa for phone. So, ito ay
10 pieces na screen protectors. Guys, ang real price niya is 78 pesos each. Pero nabili ko lang siya for only 35 pesos. 350 for 10 pieces. Next item naman is nabili ko sa HYQ16S.ph. Ito ay nilagyanan uli na AirPods. Ito siya. Yan, ganyan yung style niya. Ito ay Louis Vuitton case. So, silicone Louis Vuitton case. At nabili ko lang siya for only 134 pesos. Pero ang real price niya is 258 pesos. So, napaka-cute niya. Make sure guys na dinidisinfect nyo every time nakahawakan nyo yung mga items at i-disinfect nyo din yung kamay nyo. Next items naman is itong AirPods Dust Proof Film. So, yan siya, ang AirPods Dust Proof Film. Nalagay ko na rin siya. So, ganyan yung style niya pag nilagay nyo. Yung dalawa nalagay ko na sa AirPods ko. So, pinakita ko na sa inyo. Yung isa gold. At ito naman ay silver. Gold yung nilagay ko sa akin dahil yung phone ko is gold. Meron pa akong rose gold. Bibigay ko rin sa mama ko yung isa. So, ang real price naman ito is 131 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 35 pesos. Next item naman na nabili ko is from TopK.ph. Kakadating lang nito ngayon. Kaya hindi ko pa yung nabubuksan. At ito ay 3-in-1 chargers. Meron siyang pang iPhone, pang Android. At meron din siyang pang Type-C. So guys, ganyan siya. Ito yung pang Android. Ito yung pang iPhone. At ito yung pang Type-C. At itong charger na ito, ginagamit lang namin sa power bank. Ang real price na is 233. Dalawa na. Pero nabili ko siya 148 pesos. Kasi meron akong Shopee reward. At may minus pa siya pag bundle yung binili mo. Next items naman na ipapakita ko sa inyo ay mga beauty products. So, ito ay nabili ko sa Sales Lady. So, ito ay long-lasting mini liquid set ng Sales Lady. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, panoorin nyo na dahil review na ako sa product na ito. So, i-check nyo dahil worth it yung pagbili ko dito. Ang real price nito is 479 pesos. Pero nabili ko lang siya for only 199 pesos. Nabili ko siya dahil nag-sale siya yung sa flash sale. Kaya nabili ko lang siya for only 199 pesos. Next items naman ay nabili ko sa La Mela PH. Ito ay lipstick. So, ito ay Silky Glass Velvet Lip Glaze. Bumili ako ng 6 na piraso at kire-review ko rin to sa next vlog ko. So, watch out for that. Ang price naman nito is 29 pesos lang. Sobrang mura. Pero, mas nabili ko pa siya ng mas mura. Itong next item na to ay nabili ko sa Luishi.ph. Bumili ako ng bangs. Dalawa yung binili ko. Kasi tinitinan ko kung bagay sa akin mag-bounce kasi parang bet ko mag-bounce. Try on ko siya para sa inyo. So, tignan nyo na lang kung bagay. Usein natin. Saka natin ilagay yung clip para pak na pak. So, guys, ito siya, no? Yan, mukha akong tanga. Hindi ko na kailangan magpagupit kasi kung gusto ko may bounce, yan, malalagay ko na siya agad. At pag ayaw ko na, pwede ko lang siyang tanggalin. So, yan siya. Parang akong bata lalo. Nakakainis. Bagay ba sa akin yung may bangs? Comment down below. Next item naman na bili ko is from abubot_ph. So, ito siya. Ang dami. 11 items to. At mura lang siya. Price range lang nito ay wala pang 100 pesos. So, ganun siya kamura lang. So, ipapakita ko sa inyo yung mga damit na nabili ko. Ito ay Jillian Sleeve Crop Top. Tatlo yung binili ko. Ang totoong binili ko lang talaga is navy blue, black, and white. So, ito lang yung pinaka na sunod sa gusto ko. And, ito na yung to nude and pink. So, yung shop na to mga kakikis is napustrate ako dahil hindi nila sinunod yung gusto ko. Although, nabasa ko naman na nag-automatic palit sila, pero sana ini-inform nila tayo mga buyers na ganito yung ipapalit nilang color o kaya kung ano ba yung gusto nating color na i-alternate natin kung hindi ba available yung pinaka-item natin. So, sana ganun yung ginawa nila. So, ito
175 yung real price niya, pero nabili ko lang siya for only 55 pesos. So, pwede na rin. Yan, pag pumayat ako, mag-usap ko na to. Pero, ngayong mataba ako, hindi ko na yung masasarot. Ito namang next item is itong Basha Puff Sleeveless Smock Top. Bumili ako ng maroon and rose, pero ang pinadala nila sa akin is maroon and nude na naman. So, yan. Yan, hindi siya rose. At ang pangit lang dito, guys, is hindi same yung pinaka yung dito niya. Hindi same. So, ito mahaba. Para siyang hanggang dito. Ito naman ay maiksi. So, yung pagtatahi nila, hindi din pantay. So, yun na nakaka-perstrict to. Next item naman is itong Candy Smock Tube Crop Top. Black na may print. Yan. So, cute din to pag nagsiswimming ka. Pang top mo lang sa ano mo, bikini mo. So, yan siya. Next items is itong off-shoulder gingham crop top din. So, ganyan siya. Ito yung blue. Ito yung green. At pink. So, nasuot ko na to. Itong pink, nasuot ko na to ng last vlog ko. So, tingnan na lang din. Ang totoong binili ko is green, pink, and mustard. Pero binilitan nila ng blue. So, check pa rin sila sa akin dito kahit blue. Maganda rin naman yung blue. Ito naman yung last item for this shop. Ito namang Venice. Ayan, dalawa siya. Venice Barbary Gingham Print Skirt. Ito yung pink. At ito naman ay black and red and white. So, maganda rin siya. Ang totoong color na binili ko is black. Tapos sila, pinalitan na naman nila ng ganito. At isa lang talaga yung binili ko. Kasi yung isa kong binili is yung Francine Lettuce Crop Top. Pero pinalitan lang nila ng ganito. So, hindi na naman nila ako in-inform, no? Sana pag nagpapalit kayo, ini-inform nyo kami, no? Para kayong mga lalaki, pag binagpapalit kami, hindi kami ini-inform, eh. Yan, so, yan. Lesson learned na sa Shopee. Minsan talaga, bago kayo bumili, dapat itignan nyo muna yung mga comments kung maganda ba yung rate or what. Although mura nga, pero sana naman yung murang binibili natin, nasusuot siya, yung kasuot-suot, yung hindi yung bibilin mo pero mukhang basahan. Bibilin mo pero hindi naman kasya sa'yo. So, kailangan guys, very informed tayo sa binibili natin. Dapat titignan natin yung mga ibang buyers na kung ano yung rate nila, kung ano yung comments nila. So, lagi niyang tignan yun. Medyo nabudol ako nitong shop na to, itong Abobot. But, it's okay. Lesson learned. At, yun, alam ko na yung lesson ko. Kaya, hindi na ako mag-order sa shop na to next time. Ito na yung pinaka-last item na ipapakita ko sa inyo. At nabili ko naman to sa Glitzy Glam Shop. Ito ay Smock Mesh Puff Sleeve. So, ayan siya. Bumili ako ng white and black. So, itong black na suot ko na to sa previous vlogs ko, yung earrings collection. So, makikita niyo siya. Maganda yung fit nito kahit medyo chubby-chubby ako ngayon. Ito yung white. Nakakadalaga siya. Very hard. Evangelista yung style niya. So, ito hindi ko pa ito nasusuot. Siguro sa mga susunod kong vlogs, makikita niyo yan. Nasuot-suot ko. Nabili ko to, guys, for only 149 pesos. 149 pesos each. At ang Glitzy Glam Shop, trusted shop ko to dahil maganda pa yung tela nila, tapos maganda pa rin yung pagkakatahe. Yan siya. So, guys, that's all for today's Shopee haul vlog. Sana'y nag-enjoy kayo ngayon sa aking vlog. Thank you so much, guys. Thank you so much, mga kakikis, for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!